sunod. Hi, good morning. So ayan, gumawa na ako ng video para dun sa super nagre-react at talagang very, very, kumbaga aggressive doon sa post ko about the Lala Move issue that I posted. So just to be clear po for everybody, no, ang binuko unang-una sa lahat ay hindi motor. Ang binuko po ay four wheels truck to pick up my ingredients, which is sugar, sa Makati. So, nung nabuko po siya, he is 15 minutes away from the pickup location. So, nabuko po siya at around 11:35. And then, at around 11:44-45 po, tumawag siya sa akin. And tinanong niya, "Sir, ano po yung pick up?" Sabi ko po, 2 sacks of sugar, nasa 100 kilograms po yon. And also, tinanong ko siya kung, "Kuya, kailangan na kasi namin yan. Huwag na po kayo mag-double booking sana." Sabi niya, "Ay sir, okay lang po ba na may drop-off lang ako sa Paranaque, sa BF? On the way naman po, para lang po, on the way naman para lang po ma-drop-off ko na to." Sabi ko, "Sige po kuya, okay naman po sa akin. I don't mind kung may drop-off pa po kayo sa BF Paranaque kasi on the way naman niya. Pero kuya, kailangan ko po yung aking parcel at least mga 2 or 3 PM in the afternoon. Kasi nga, raw ingredient namin yon for the business. Kasi nga, ongoing yung operation namin. And nagkataon na, that day, yesterday lang po nagkaroon ng available stocks yung supplier. So, pinapick up ko kaagad. So, ayun, hinayaan ko. Actually, nakalimutan ko na eh. Kasi I was expecting na madideliver niya after niya mag-drop off sa BF Paranaque yung parcel. Kasi sabi ko, yung toll, sagot naman niya ng customer, wala namang problema. And then, ang nangyari, at around 4:30, finalo up ako ng staff ko. Sabi nila sa akin, yung mascovado natin kasi wala na kaming gagawin, wala nang ingredient. So sabi ko, "Ha? Bakit? Eh, kanina ko pa yung pinadeliver, kanina ko pa yung binook. Hindi pa ba nadideliver? I wasn't in our production area. I was here in the house because I was working on something else." So tinawagan ko ulit si Lala Move. Hindi siya sumasagot. Tinext ko, medyo galit na ako. Sabi ko, "Kuya, usapan po natin, di ba? 2 to 3 p.m. magda-drop off na po kayo. Kasi kailangan ko po yan. Ang paalam nyo po sa akin, may i-drop off lang kayo sa BF Paranaque. Pero bakit wala pa rin pong order ko?" Ang reply niya lang sa akin, "Cavitex." Okay, that was it. So, okay, Cavitex. Sabi ko, "Malapit na. Malapit na kami sa Cavitex, sir. Just 10-15 minutes away from Cavitex." Tapos, 6 na, wala pa rin yung order. 2 hours ng tenga yung aking mga staff na walang ginagawa. Sabi ko, anong nangyayari? Tinatawagan ko siya, hindi na siya sumasagot. So, ang ginawa ko, nag-report ako sa customer service. Sabi ko, "Bakit po yung rider, ang usapan namin ganito, ganon, nilatag ko lahat, pati mga screenshots, wala pa rin po siya." Tapos, sabi ko, "Baka nag-double booking. Kasi, pumayag naman ako na ma-drop off siya, pero sana hindi na siya nag-book pa ulit ng iba. Kasi nga, yun yung usapan." So yun mga tol, bali hindi na natin tatapusin yung video kasi medyo mahaba talaga. Para bali, isa-summarize na lang natin kung ano ba talaga yung nangyari dun sa issue nila with Madam Ellie and dun sa driver ng Lala Move. First of all, ang sisihin mo talaga dapat dito is yung Lala Move. Gawa nga ng pinayagan niya yung double booking kasi ngayon kasi si Lala Move parang naglagay na nga nung saver booking tapos regular booking, which is luging-lugi talaga yung rider. Real talk lang mga tala. Ano nga ba talaga yung nangyari? Bali, ang nangyari is nag-book ata si Madam Ellie ng Lala Move 4 wheels, specifically 800kg ata yung binook niya from Makati going to General Trias, Cavite. So, ayun nga, na-receive ng driver yung booking 11:35 AM. Tapos 11:44 AM, tumawag yung driver para i-confirm yung papadala nung ni Madam Ellie, which is yung customer nga. So, kinonfirm naman, which is yun naman talaga protocol ni ni Lala Move talaga na kailangan parang i-confirm mo muna kung ano yung papadala. So, ayan, kinonfirm naman, nagpaalam naman daw yung driver kay Madam Ellie na magdadrop lang papuntang BF Paranaque. So, may dadrop lang. Ang system mo, dumating yung item kay Madam Ellie parang nasa 7 PM na. So, biro mo, from, sabihin na natin, 12 PM, kasi 15 minutes away daw yung pick up 12 PM hanggang 7 PM, from Makati to General Trias, Cavite, yun yung biyahe ng driver. Kasama na dun yung drop-off niya dun sa BF Paranaque. Pero ang sabi ni Madam Ellie dun sa video is nag-double book daw yung
driver. So to be honest mga tol, medyo nag-disagree talaga ako dun sa ginawa ng driver. Gawa nga ng kinokontak pala siya ni Madam Ellie ng 4:30 I think, na parang tinatanong kung nasa na. So sumagot naman yung driver, pero ang sagot niya parang maikli lang na Cavitex. So syempre nakampante na rin si Madam Ellie na parang malapit na, kasi 15 minutes away na lang daw pala sa kanila yung Cavitex. So ngayon 6:30 PM until then wala pa rin ano yung driver. So for me as a customer, syempre magagalit din ako. Gawa nga ng parang hindi ka nakikipag-communicate sa akin na maayos. Sa akin kasi parang ang nangyari kasi nagkaroon sila ng miscommunication, or else hindi talaga nakipag-communicate yung driver kay Madam Ellie. Gawa nga ng sa akin kasi me myself driver, and at the same time na-experience ko na rin pala maging driver. Gawa nga ng sobrang traffic yan, and na-experience ko na rin maging isang rider. To be honest mga tol, or may mga customers dyan, maliit po talaga yung rate nila lang move. So sobrang lugi talaga, lalo na yung saver, sobrang lugi talaga nung saver nila. And I hope yung video na to, or else yung nangyari kay Madam Ellie, is maging wake up call na dun sa Lala Move management, na kahit papaano sana maintindihan nyo rin yung hinaing ng mga rider or driver, na mababa rin talaga yung rate. Kaya siguro nagagawa rin nila yung mga ganong mga gawain. Na siguro ang main reason dito, ang nakikita kong main reason dito, nahiya magpaalam yung driver na magdo-double book siya. Second, sobrang baba talaga ng rate, and sobrang lugi rin talaga. Third, siguro natagalan din siyang kumuha ng pangkasabay ng booking, kaya sobrang natagalan din talaga. Pero sa totoo lang mga tol, both parties may nagawang mali, kasi si Madam Ellie parang may na-post ata siya na hindi ganong magandang word, na parang gahaman, something like that yung nabasa ko. And si driver naman, parang sabi mo na, sige sabi nating mababa talaga yung rate, hindi talaga makatarungan yung rate nila, alam mo Ben. For me as a rider, dapat ipaalam mo kung ano yung gagawin mo, para at least alam din nung customer mo kung ano yung nangyayari dun sa mga items niya. Tsaka siguro normal lang din talagang magalit or magsalita si Madam Ellie na ganun nga. Gawa nga ng, syempre kahit naman ako na na customer mo or else business owner, na hindi mo ipapaalam na kung nasa na yung item ko, kung nasa na yung item mo, di ba? Kung totoo man yung mga sinasabi ni Madam Ellie, I mean kung tama yung mga pagkakaintindi ko, kumbaga parang hindi daw nakipag-communicate na maayos yung driver. So which is negative na talaga sa akin yun. Kumbaga maiinis na agad ako nun. Kumbaga parang for me, sana sabihin mo man lang, or else magpaalam ka man lang na, sir, magdo-double book po ako, gawa ka ng mababa yung rate. Or else sabihin mo sa akin na kung talagang mababa yung rate, nakalagay naman doon sa video, or sinabi naman ni Madam Ellie na willing naman pala siyang mag-additional. Tapos biro mo, sagot pa niya yung toll fee, which is ganoon naman talaga, dapat sagot din ni Madam Ellie yung toll fee. And for me, medyo talagang disagree ako doon sa side ng driver. Pero as I said nga, na dapat ang sisi dito kay si Lala Move. Gawa nga ng siya ang nagpasimula niyang saver booking. I mean, siya yung nag-implement niyan na pwede ang double booking. Kahit sa regular booking, pwede ka mag-double booking. As long as alam din ni client yung ano, yung gagawin mo, or magdo-double book ka pa talaga. Pero yun nga, willing naman din palang mag-additional si Madam Ellie, basta magsabi ka lang, or else. Kasi sa totoo lang mga tol, to be honest, may mga customer din talagang kupal. Kumbaga parang minamadali ka tapos naka-saver booking pala, or minamadali ka tapos parang ang rate sobrang baba, di ba? So tapos hindi man lang magawa mag-additional. Sa totoo lang medyo negative talaga yun mga tol. But sa yun, dun sa nakita ko dun sa video, willing naman pala siya mag-additional, tapos parang makipag-communicate ang maayos, wala naman mangyayari. And yun, yun lang. For me, siguro ang sisi talaga dito is kay Lala Move. Kung may nanonood man dyan na Lala Move, sana siguro wake up call na to, na parang magising kayo na dun sa inaingin ng mga riders na mababa talaga yung rate. Yes, we have a choice na lumipat, pero siguro ito lang siguro yung nagiging choice ng ibang rider para kumita ng pera. And sana naman maging patas po tayo dun sa rate na binibigay ninyo. And kaya siguro nangyayari mga bagay nito, gawa nga ng talagang, syempre, yung driver, naintindihan ko rin naman na may gustong mauwi din sa pamilya niya. Kumbaga parang gusto niya siguro, may hinahabol din siyang bills or something like that, diba? Pero kasi ang mali lang talaga is hindi lang siya nakipag-communicate ng maayos doon sa customer.
So for me, sana magising na yung lalamove dito na ang issue talaga is yung rate talaga. Kaya nagagawa rin ng rider. Actually, to be honest, mas okay pa nga yung dati na single booking pero ang ganda ng rate eh, di ba? Comment down below kung agree kayo doon. Kesa dun sa double booking na parang pamigay na lang yung rate. So, kaya, ano, sa totoo lang, I decided na lumipat na rin sa Joyride. And actually, hindi ko naman yung sila alam kasi sobrang laking tulong din naman. Pero kasi sa totoo lang, mas malaking, I mean, malaking difference between Joyride and Lalamove. Specifically, yun na yung inaano ko. So, sabi ko na sa pagkakataon na to, sa ano na to, na sana malaman din na Lalamove, may mga agent din po na hindi maayos kausap and hindi po nasasagot yung talagang issue ng mga rider. Yun. So, yun lang. Yun na siguro yung reaction video ko. Hindi ko kasi alam paano talaga mag-reaction video and yun lang siguro yung ano ko, pinaka main reaction ko dun sa video ni Madam Ellie. And yun, maraming salamat kung nakabot kami dito and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is your vlogs. See you next vlog. Peace out.